Hi guys, good morning and welcome po sa aking YouTube channel Man's Carry Carry. Ang topic po natin ngayon guys ay mag-usap po tayo about sa SSW visa o yung mga ex-trainee na gustong mag-apply sa Japan ng SSW visa po. So, isa ka ba dun? Isa ka bang ex-trainee na gustong mag-apply doon? So, keep on watching! So, guys, una po guys, ang SSW visa po guys ay bago pong visa na inilabas po ng Japan. Sa naalala ko po mga 2020 po guys, dahil kami po yung unang batch na sana makapag-apply po or makapag-avail po sa SSW visa po. Kaso lang, hindi pa po nakipag-ugnayan or hindi pa po tumatanggap yung amo namin, pero nakapasa na po kami guys. Pinatake po kami doon ng exam, yung tinatawag na grade 3 level test po na exam sa Japan, na unang-una mong kailangan para po makapag-avail ka sa SSW visa po guys. So dati po ako po ay isang trainee doon. So, 3 years trainee po kami doon. Pag ikaw po ay makapagtapos na po ng 3 years contract po sa Japan na at may COE ka na po at saka nakapasa ka na po ng grade 3 level test po guys, so pwedeng-pwede ka na po mag-avail o mag-apply po ng SSW visa po. So, yan po ang unang kailangan, yung grade 3 level test po. Tapos, ex-trainee ka po ng 3 years doon sa Japan. And then, yung pangalawa pong kailangan, guys, ay yung pong GLPT o yung tinatawag natin na Japanese Language. So, ito po yung example po, guys, ng COA. Iyan po ay COA po ng company namin dyan sa Japan. So, kailangan nyo po ito kasi ito po yung nagpapatunay na nakapagtapos ka po ng 3 years contract doon sa Japan at ayan, wala ka pong mga ano dyan, mga anomalia, charing. Ayan, so at tapos guys, ito po ang example po ng ating grade 3 level test po. Ito po ay certificate of the technical intern training program completion po at nakasaad po dyan yung ano po, yung ayan, ito may mga comprehension, may mga records po dyan kung nakapasa ka po sa grade 3 level test po guys. So ito po guys ay ginagawa po ito or ginagawa po ito sa company namin. Yung amo po talaga namin ang nagbabayad para po makapag-exam po kami doon sa grade 3 level test. Kasi doon po pag trainee ka guys, mag-una ka po sa level 1 po. So yung level 1 every year po kasi doon mag-take ka po ng skill test. So yung pag first year mo, after first year mo mag-take ka po ng level 1 exam. So pag makapasa ka sa the next year po na naman, so take ka din po ulit. Hanggang ngayon po ito po, sana for 5 years po, sana extension po ito. At saka pwede na po ito magiging lifetime pag nakakuha ka na po ng SSW visa po. So, yan po, kailangan nyo po ito. So, guys pala, depende po pala yan sa skill ninyo guys. For example, ikaw po ay plastic molder. Ako, plastic molder po ang skilled ko. Tapos, depende po yan sa skilled baker. Ano pa ba yun? Marami pa po mga skilled sa mga boys, mga metal pressing, mga ganyan. So, depende po sa skilled ninyo. So, pag mag-apply po kayo ng SSW visa po, guys, kailangan po yung skilled nyo talaga na ina-applyan. For example, ako plastic molder. So, dapat mag-apply po ako ng plastic molder din. Pag gusto ko pong kumuha or mag-shift ng ibang skilled, for example, gusto ko magiging beaker, pwede naman siya mag-apply. Pero kailangan mo din mag-take ulit ng level 3 skilled test po. So, kukuha ka pa ulit ng level 3 skilled test sa baker na skilled. Dahil hindi mo yan skilled. So, ayan.
Pangalawang kailangan doon, guys, sa SSWB, sa is yung tinatawag na GLPT po, guys. Ito po. Japanese Language Proficiency po, guys. So, yung pinakamababang level is N-GO or N-5. Next po is N-YONG or next po is N-YONG. Then, next is N-SANG, N-2, and N-1 po, guys. Yung N-1 po, pinakamataas na level na po yan sa Japanese Language Proficiency po, guys. So, ito po, guys, yung ano ko, nakuha ko po doon sa Japan. Nag-take po ako doon ng GLPT N-YONG po, guys. So, ito po, guys, ay mahirap kunin dahil lalo na po pag hindi ka po kabisado sa Japanese language. So, kailangan mo po mag-aral muna ng Japanese language. Tapos, kailangan mo ng mga kanji, guys, yung basic kanji po sa N-GO at saka sa N-YONG. Kasi yung kanji talaga, napakalaking papel po yan sa ating GLPT language para makapasa tayo. Dahil hindi ka po makapagbasa sa mga sentence doon kapag hindi mo alam kung paano magbasa ng kanji. So, ako po ay nakatake po doon. As in, rating po ako ng 3 times po ako nagtake bago nakapasa dito sa GLPT N-YONG po. Doon po sa Japan nag-take. Kasi ang GLPT po, guys, ay hindi po talaga siya as in recommend, hindi po siya as in force na magkuha ka nito. Depende lang po sa inyo kung mag-apply or mag-take po kayo. So ako po ay nag-take po ako doon, self-study po. So dahil po nakapag-aral na kami dito sa agency dito sa Pinas ng 4 months, nag-self-study pa ako doon sa Japan kasi hindi pa po talaga as in kumpleto yung mga pinag-aralan dito kasi marami pa po talagang kailangang matutunan nyo po sa Japanese language, guys. Dapat marami kayong mga vocabulary. Tapos, sa reading naman, dapat marunong talaga kayo magbasa. Hindi lang sa hiragana, katakana, pati na po sa kanji. So, 3 kasi po yung alphabet dun sa Japan, guys. Yan po ang pinaka mahirap dahil 3 po. At kailangan mong matutunan lahat yan. So, sa kanji naman, guys, hindi naman kailangan talaga as in lahat. Yung mga basic lang po ang kailangan nyo pong matutunan. So, hindi naman kasi natin alam kung ano yung lalabas sa exam. So, kailangan talaga kahit i-familiarize mo lang po yung mga kanji, guys. So, yun. Ito po, guys. Huwag nang yung tingnan yung ano ko yung grade ko dyan. Parang nakatungtong lang sa ano. Kasi sobrang hirap talaga, guys, yung first take ko po dun. Hindi ko po talaga mababasa yung mga sentences dahil sa kanji. Wala po kasi akong kanji at that time kasi akala ko po yung pinag-aralan po dito okay na po pag mag-apply tayo or mag-take tayo ng GLPT. And yung hindi po pala, kailangan talaga may kanji po talaga, guys. So sa mga interesado po dyan, sa mga gusto po dyan na matuto ng kanji, may mga ano naman po tayo dyan, upload po tayo, andyan po sa aking video dyan, guys. May upload po ako sa how to study kanji at saka may mga basic Japanese language din po ako dyan na mga upload. So pwede nyo po yung i-review o pwede din po kayo maghanap dyan sa YouTube. Marami po dyan sa YouTube channel, iba't ibang mga language, iba't ibang mga reviewers, pwede nyo po yan, guys. So yun po, guys. Ang kailangan lang po talaga ninyo para magkaroon ng SSW visa is yung completion po ninyo sa third year ng trainee po ninyo sa Japan. Tapos po yung grade 3 level test po certification na dapat yung applyan. And then pagkatapos niyan is yung GLPT N-YONG po. So pagkatapos niyan, guys, pwede na po kayo mag-apply na SSW visa po. So yan lang po, guys, ang gusto ko pong i-share sa inyo at sana po makapunta at makabalik po ulit tayo sa Japan. At sana ang ipipray po natin, guys, ay sana po magbukas na po ulit ang Japan para sama-sama po tayong magbalik doon at mag-work ulit.
Batik ko dasay na minasan. So that's all for today. So that's all for today, guys. I hope na may natutunan po kayo ng mga information po. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe po and click the bell notifications below po para ma-notify po kayo if ever may mga bago po akong upload updates at saka mga Japanese lessons po na i-upload. So see you next vlog. Bye bye, guys. 1, 2, 3, come on! Bye-bye! Okay, me guys. Okay, welcome. Woo! Kakalba! Where's the dinosaur? Dito to, ito ko na i-snow sa upos. Naabit to? Ah, ito, Audi, inigabot na to. Wala yung pinakataas, Fanny. Oh, Diyos ko, matay na ako. Kabuyon na ako. Ay, lagi sa upos ba yun? Okay, muy bien. Arigato.